What's up, mga guys? Magandang gabi. Umaga man o tanghali, sang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. Meron lang tayong gustong basahin, guys. Meron kasi ang nag-message. May message pala dito sa mga comments pala dito sa aking uploads. Sabi niya, si dapat ko bang banggitin ang kanyang pangalan? Hindi na lang siguro. Kasi sabi niya, Mr. Carino, I already knew that Francis is former President Marcos youngest child. Sabi niya. And he is an igorot. Sabi niya. Lahi. And you are right. Sabi niya. That Miss Remedios Antonio Mangusin was the caregiver of Francis. Sabi niya. Until Doña Remedios Carino Antonio decided to take him back. Sabi niya. Also, Remedios Antonio Mangusin and Remedios Carino Antonio are in-laws by cousins. Sabi niya. Mukhang kilala niya. Kilala niya ang mga to. Hindi akong nagsabi niya na may nagsabi na kakilala siya. Hope this will clear up the confusion, sabi niya. Yung mga nako-confuse pa kasi marami pa nga nako-confuse na magkapatid daw sila ni Pastor De Rome sa ina. Ay, hindi po ganun. Ito na nga yung sinabi niya. Caregiver lang po si Remedios Antonio Mangusin. Ngayon. At sila ay magkapangalan ni Doña Remedios Antonio, Doña Remedios Carino Antonio. Ayun. At in-laws pala sila. In-laws by cousins, sabi niya. Yan na. Yan na mga nagpapatotoo, mga kaibigan. Meron pa tayong isang babasahin dito, sabi ni Leonila Yarsia. Sir Roman, malaki ang nagawa ni FLM. Isa sa nangyari dito sa Pilipinas, kung hindi lumabas si FLM sa gitna ng pandemya, marahil marami ang mga krimen na nangyari. Kasi nga, pag ang taong gutom at wala na maisip kung saan kukuha ng pangangailangan, sigurado iba na maisip ng mga ito, sabi niya. Baka iba dyan magnakaw o manakit ng kapwa para lang may makain. Kaya yung ginawa ni FLM, malaking tulong para mahadlangan mga gawaing masama, marahil ito ang pamamaraan ng Diyos. Ang lahat na ginawa ni FLM para ang mga tao ay makontrol sa gawaing di mabuti. At naging resulta ng lahat at umabot na naikulong si FLM. May nakahandang plano ang Diyos, sabi niya. Kung kaya't naipahintulot
na naranasan ni FLM ang mga iyan at umaasa ako may magandang resulta ang lahat kaya may naipahintulot maranasan ni FLM. May magandang plano ang Diyos sa bansang Pilipinas para kay FLM, sabi niya. Yun, nagpapa-shoutout pa. Si Leonila Yarsia. God bless us all, sabi niya. Mga pamilya niya daw sa Isabela. Ayun naman mga kaibigan, ayun na nga. Totoo yung sabi niya, mukhang may magandang plano ang Diyos. At yun na nga, ang kanyang pagkakulong ay para malinisan ang kanyang pangalan. At ang kanyang paglabas ang magiging daan na lalong magiging matayog ang kanyang lipad ng isang agila. At yung mga nagpakulong sa kanya ay sisiguraduhin niyang mabigyan siya ng hustisya at siguradong maghahanda sila. Sabi nga niya eh, kung titingnan daw niya ang mga kalembang nila. Kaya ewan ko. At siguradong maraming mapapahiya. Sigurado ako. Maraming magsisisi sa mga panglalait nila kay Idol FLM. Hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Yun na nga ang sinabi ng warden sa BJMP. Alam ko, napakabuti mong tao. Yun na nga. At siyempre, nandun na sa kulungan. Sino ba naman? Yun na nga, nung sabi nga niya, ito na nga yung ginagawa ko. Sabi niya, namimigay na nga ako. Nanghihinaan na ako ng loob, sabi niya, nung nasa labas pa siya. Kasi marami ng mga bumabatikos, marami ng mga paninira. Ewan ko ba kung bakit tayo mga Pilipino ay ganyan. May mga taong busilak ang puso, tumutulong at pilit ibinababa. At yun na nga. At ang aking palagay, ang mga mortal pa niyang kaaway ay mga Marcos loyalist. Kuno, ewan natin kung totoo sila. Para sa aking palagay, yung mga Marcos loyalist, ha? Kasi iisipin mo, kung Marcos loyalist ka, yung ginagawa niya, Marcos yan eh. Francis Leo Marcos. Eh yung ginagawa niya, ano yan eh? Pagtataas sa mga Marcos yan. Kumbaga, credit yan sa mga Marcos. Sabi nga niya, hindi po ako humihingi ng donasyon. Pinapauna-una niya na yun. At bakit nila lalong ipinipilit na nangi-scam siya? Eh sinabi na nga niya na hindi siya tumatanggap ng donasyon. Napakaliwanag po yun. Bakit ibig mo sabihin yung kung yung telebisyon nga nalantarang humihingi ng donasyon? Yun ang mga pang-i-scam dahil nangihingi sila ng donasyon at hindi pa ipinapamahagi lahat. Baka wala pa sa kalahati ang ipinapamahagi. Yung mga tip nga yung Yolanda, ang daming mga nag-donate. Hindi lang dito sa Pilipinas.
meron pa sa ibang bansa. Ano ang nangyari? Mas marami pa yata ang mga ibinulusa ng mga TV stations na ito kesa sa ipinamigay sa Tacloban nung panahon ng Yolanda. Ngayon na nga. At nung panahon yun ng mga dilawan. At hindi lingid na imbes na ipamigay, may mga relief pa na nabulok na lang. Imbes na ipamigay na lang para mapakinabangan, ay binulok pa. Anong mga klase yan? Tapos hindi lang yun, mga kaibigan. Oh, saan ka makakita nun? Kaya mga kaibigan, kaya ibang klase ang puso at isipan ni Idol Francis. Biro mo't nakakulong na, tumutulong pa rin. Kaya ewan ko na lang kung paglabas niya. Sabi nga niya, sige pa rin daw kahit mga hindi pa rin siya nawawalan ng loob, hindi kahit nasa kulungan na siya, tuloy pa rin daw ang kanyang pagtulong. Kaya paglabas niya, siguradong tuloy ang pagtulong niya. Noon pa nga na hindi siya kilala, 2007, namimigay na siya ng mga tulong. Kaya mga kaibigan, huwag nating pabayaan ang ating idol. Ang ating suporta ang kanyang kinakailangan. Kaya hanggang sa muli mga kaibigan, tayong mga supporter ni FLM, huwag tayong magsasawang sumuporta sa kanya. At ang kanyang nalalapit na paglabas, siguradong mas matayog ang kanyang paglipad. Parang isang agila na siguradong tutuklawin ang mga non-light sa kanya. Kaya hanggang sa muli mga kaibigan, Roman Carino LTV, magbabalik.